Let's head on to the land of Dona nga, Profi Kuzira. Rundown na tayo for the blue side. We have Aura PH, Kel PJ for the Goose Shot, Renzio for the Tams, Lumiere Salvamian, or Raklisha for the Cupra, JP for the Cloud, and Greed for the X-Board. And para naman sa Team Gisop, we have Trey using the Ling, si Zian para sa Esmeralda, Santi para sa Atlas, Teru na tinuldoan using the Sylvana, and of course, Joed. Para sa kanyang morph. I mean, morph pala para sa kanyang Johed. Baligtad. Sino mukha mo lang at tumawa si Direk? Alam mo, ito isang gusto kong practice yun eh. Yung ano, Johed na ang bilis mag-clear pero lumatad. Very aggressive, Johed. Sinundan pa nga dito. Si X-Borg, mainit pa sa mainit. Teru, flicker out, pulado as well. They were able to take down the first member dito. I mean, isang member ng Aura PH, which is si Grid. Yes. Pero dito, makikita natin dito, Prof. Lee, muti ko na masabing parang Baymax, sorry. Pero dito, ang early ng invasion na yon, pero nag-payoff siya sa Team Gisap. Kahit na ang aggressive nung, ito kasi yung ginawa niya sa first series, aggressive type, pero hindi nag-payoff versus sa Team Gisap. Parang pinanood na nila, sabi nila, napanood na namin to, parang nabasa na namin tong kwentong to. Pag-alam na nila yung attack ko ng story, pero very aggressive again. What a knock-up dito sa dalawa ang Pinababy Bouncing Ball with the yakap po na ay the slow is real. Pero hinaharangan sila dito ni Sir, ano, ni Sandy. Still a good job. Ay! Masyado malalim! Ayun, ang maasik tayo doon. Laverne na Laverne. Si pare natin JP doon. Si Lumiere, si Raklisha, mukhang napamali siya doon ha. Dapat pabakawin na siya doon. Cyclone Eye, kinuha niya na dito. And hindi pa rin siya nakakamagkas doon. Oh my gosh, Dre Scofield. With the 3 points, at si Renzio simply dying away. Good job for it for the side of Team Gisap kasi nakuha nila dito si Kupra Felicia. Exactly. 3-1 ang ating score in favor of Team Gisap. Si Renzio pala, wala pala ngayon si Kilowash. Kanina si Kilowash nung ano, diba, Series 1. Pero ngayon ang lalaro Eva. Nagtatry lineup nila, no? O, umikot. Nangasim si JP. The sour moves. The sour moves, medyo maasim yung lemonized. Pero dito makikita natin, si Morph nakita siya dito ni Grid with together with JT, pero kinuha lang Cyclone Eye, panakas na lang din. Gusto ko yung look at that position. Yung ginagawa ng Aura PH, ginagangster nila eh. Kaso, ano rin eh, sanay sa gangsteran yung Team Gisap, tinan mo, aabang sila niyan, babanggain ng ano yan, ng Aura, ng Team Gisap. Ayan, nakaready na naman dito from the backline. Look at that, it's only a clap. Being late, there you go, tumalbog pa dito. Pulado agad, Kufra will fall down. Renzio, trying to battle. Ayan na si Grid, disengage. Ginagawa nila is, alam nilang pupunta doon yung Aura. Kasi sinusubukan nila eh. Right after that, sinasandwich method nila, yung pagiging agresibo ng Aura PH. Another one naman na one. 1-4 ang ating score in favor of Team Gisap. Kel VJ going in, trying to catch a turtle. Look at that! Oh! And you're able to pick off Kel VJ. Pare, ay, Prof. D. Rather, mabanggit ko lang ha, professional player si Aura, kumbaga pag sa basketball, yung dayuhan, ito yung mga tambay sa court, yung Team Gisap. Oh. Sabisado nila, yung mga nakapaa pag nagbabasketball. Paano yan? Mga home court advantage? Yung mga nakapaa. Nakapato. Ito yung mga ano talaga, tambay ng court. Pari ng rebound talaga. Yung, grabe, kung kaya kahit walang net, pero sumushoot, alam nila sumushoot yung bola. Grabe sila dito. Ayun, natatawag sana dito with the Team Gisap. Ito yung mga yapak moments nila. Pumasok na dito. Uy, medyo nahuli lang din si Cameron at si Derek. Under the turret, napatay pa nga si Kupra Felicia. Last insanity, kinomit na nga, pero it's not enough. Greed has successfully defended the middle lane turret. Ginagawa dito and na yung Aura PH is hindi sila nakakakill pero dinaan nila sa pwersa. Ginagawa nila yung Finorman Deadpool, which is gusto nilang bumasag. Pero parang Finorman Deadpool dito parang Prof. B, eh nakuha naman ni Dre Scofield ang gusto niya mangyari. Napitas pa rin doon ng isa. And sila pa nga unang nakasira ng mid turret dito. Another one for the side of Aura PH, nakakuha. Medyo mahirap hulihin yun ah. Isang Esmeralda using a Thames. Hindi ko alam kung paano nagawa. Pero for the record, hindi ko pa ata nagawa yun against Esmeralda kasi hindi ako marunong mag-Thames.
Pero makikita naman na natin dito, kahit hindi ka marunong mag-taps, may pinaplano na, oh, on the race Schofield, yakap ng kalapate, bouncing ball pa nga, pumasok pa nila, si Sanity, pati Panto, tapos nilatag na ang Tepe sa place. Ay! Dito, pero boss! Oh my God, police! Free si JP! Kapapari, Kofi! Bam! Nakailangan pa nga! Grabe! Isang pagkakamali lang, look at the gold! Nag-swing ng sobra. Yes. From 3K na kalamangan, pumantay. Nakita niyo yun? Grabe. Yun yung kanina pag gustong gawin ng Aura PH, which is nagtagumpay sila. Ang difference lang kanina kasi, maganda yung huli dito ni Kufrisha. Nayakap niya sa pader. Though hindi tumama yung last insanity, yung blazing duet, bayad na bayad. Oo. Kahit... kasi it's a 2-4-4 trade, pay-off, kahit dalawa ang namatay. Apat, putik pa ma-white out ang Team Gisap dito. Nakuha mo ng Aura PH yung simplang hinahanap nila dito. Nahuli na nila yung Kiriti. Oo. Oh. Tapos right after that, look at the gold. Nasa side na ng Aura PH, trying to catch Renjo. May sariling ano. Ito, hindi maganda exchange. So look at the top. Yes. Top mismo ng Team Gisap dito, binubutas na. Ang bilis bumasag na itong mga to eh. Nasa unang tore pa lang sila. Nasa pangatlo na. Yung mga throwback Oro pitch. Look at that guys. Onto the top side. Trying to control. Bebuelo naman. The smart position. Coming from Kufra. Oh! The favorite. Yakap ng kalapate. Last insanity. Kumintereng. Gera na to mga sir. Tama. Hatak na naman. They were able to take down. Oh! Santi Sufre. Wala nang sukle. Naku po, pare. Naku, profiting naman dito. Bebe, nabalak mo naman. Kufra. Isha, kaya na nga. Champion. Great. Has taken na the Jawhead, pero dito guys, coffee, tempo sa plate, it's not enough. Pinatakas na lang din naman. Ang daming inaksayang resources, pero walang napitas ni isa sa team ng Aura PH. Yun yung sinasabi mo kanina, hindi mo nagustuhan yung ginawa nila doon sa may bottom lane. Dahil sa pagkakamali yun, nakuha ng Aura PH yung hinahanap nila na advantage, kumbaga, pumasok dito with a falling star. Ay! Punta nga dito together, pero pumasok pa rin dito si Kofra Flisha. Kofra Flisha is doing it, probably. Oh my gosh! Maganda sana yung pasok na yun. Na-turn around pa nga. Grabe, nakita dito ng Aura PH. Napakas nga si Baymax kahit nakamute lang siya. Sobrang lupit na nakikita natin. Pasado na ba? Parang Baymax Star, di na tapos sa blitz nila. Tag na nakapick up ng isa. Dati sa good trade pa rin. Pero grid dito, kumukulit ko pra Flisha. Hindi na rin naman kinumit ang kanyang Tyrus Rage dito. Pero Rendio, tama, trabaho lang. Knock up, yakap ng kalapate. Oh my gosh! Parang Star Wars nila. Tag na rin Rendio. Naiinipit. Pero kumakulit ang Blazing Dorot. Parang JP natin. Takbuhan na. Sabi ng Team Gisap dito, pare Kofi. Pinasarap lang. Pinakilig lang daw ngayon ng Aura PH. Ngayon ang kalamangan pa rin for the side of Aura PH. So, ready 2K, 13-13. Kanina, kung hindi ako nagkakamali, the score is 1-7. Now, patay na po ang kanilang score. Habang lamang naman sa gold trend, 3K gold before the Aura PH. 8 minutes of our game, waiting for the level 1 or the first floor dito. I think, hahantayin din ang Aura PH. Item check tayo na mabimisan dyan doon, direct. Na makikita natin dito, look at that. Calamity Reaper na bilhin na dito ni KLBJ. But on to the side naman, look at that. Pantay lang pala halos dito si Cloud tsaka si Link Prof. Dia. In terms of gold lead or some gold rest of the jungle nila. Pero dito, hold back out pa nga, next kill for that JT pa nga. Dia naipit pa nga sa may bandang backlight at nag-play off na rin naman. Napitas pa nga yung Esmeraldo natin. Nadaan sa experience. May Sikong kasama. KLBJ trying to catch this Ling. Hinahintay lang dyan yung cooldown ng kanyang mga dagger. Pero one-on-one with the great one dito. On to the top. Nakakuha ng retribution. Kukuha pa ba ng isang tore to si JP? Ayun na, pepwera sana sila. Habang si KLBJ, it's a good decision, is stealing the path of Team Gisap. Lahat ng pwedeng i-deny na nila dito, which is really paying off, lalo na pagdating din sa late game. Pero dito, depends ang Marina na dito, ang Team Gisa, pumasok na dito si Atlas, pero nakaligtas pa rin si Green. JP doing it job. Look at that burn for Teru, simply back away, takbo pala ito. Kumbaga,
ito yung pag nanalo na yung merienda nyo, yung ice tubig yung Team Gisap, tapos Aura Peach, naka Juicy Lemon, at sila yung nanalo dun sa pustahan. Grabe naman yun. Ito ha, trying to end the game, focusing, look at that. Kinerio na mga Zer Pulato again. Ang dami na, ladies and gentlemen. Santi Sangre is down. Puma as well. Double kill. Sinatid pa pa away dito. Pero sa likod, si Dre, Pumectus, si Dr. Dre. Ayun lang. Pero dito, buhay pa Esmeralda natin dito. Parang Prokia. Pero dito, Rezio. Trabaho lang. Gustong tapusin. Well, Esmeralda, kiniclear yung minion na yun. Rezio, dahil nagawa niya na yung gusto niyang gawin. Back away na tayo dito. Hindi siya mapatay, look at that. Natrere dyan lang yung buhay niya. Nang mamama, alam mo yung tinatanya na yung kalaban, yung pagmatangkad yung kalaban mo, tas munalo yung ano mo. Tinatayuan lang, Prof. D. Delikado yun. Let's see, walang maliit daw na nakakapuwing, sabi nila, pero ibang kasi ngayon ang level ng Aura PH ngayon eh. That's a well-farmed Rencho or the times kanina tinignan ko eh. 7k ata ang gold niya. Ay, hindi. Mamaya na natin check ang network dito. Trying to catch. Nakita dito si Lid Kupra. Ang ganda ng knockout sa dalawa. Look at the Tempest of Blade. Shutdown si JP dito. Napalugbog sila bigla. Pero may comeback din pala to. Team Gisap. Si Kill DJ going in. Pick up kay Morph. Pero tuloy-tuloy pa rin. Si Lord nagalit na. Dinamay na nila sa gulo. Napatay nga dito ni Lord. Lord is doing it. Look at that. Green substitution! That's insanity! Gold connect kay Lord! Pinapauwi na niya! Walang mana to ha! Wala ha! Naka-double kill pa si KLVG! Don't prop me! Kala ko si Lord naka-double kill eh! Dapat si Lord, mag-pop ng isa, nagalit! Di na damay niyo ako sa away bata niyo dyan ha! Huwag niyo kayo damay dyan! Pero dito si Rezio, 1v1 with Great Scofield, pero simply locking away na lang. This is a chance for Team Gisap na makabasag man lang kahit middle lane. Kaso buhay na dito yung apat na miyembro ng Aura PH Prof. D. Pinaano lang din, pinakiligling din daw yung ano, Aura PH. Bago yung Team Gisap. Alam mo naman, maaga ata tumatawag si ano eh, Ginoong Valdez eh. Sabi, mamaya na yung game 3 ha, patagalin nyo na yung game 1. Maganda yung rating sa atin dito ha, patagalin nyo muna yung game 1 natin dito. Pero dito, matunaw. Pinabarbecue lang sila dito ni Recho. Ayun, no, tinangkin na. So, yung decision making na Aura PH, hindi matatawaran. Alam natin eh, in the hands of a professional, pero di ba kill DJ versus Dre Scofield, pero tatlo yan eh. Tempest of Blades patakas, pero reliable pa rin, pero napatay pa nga dito Dre Scofield, si kill DJ, at may bonus pa nga dito, Wanderer. Score natin, 25-24. Wala pa naman daw comeback ang Team Gisap. Wait lang daw kayo, yes. Sabi ng Aura PH. 30 minutes. Hinga muna. Oh. Ayun lang eh. Grabe sila dun. Napahabak pa si Kill DJ doon sa dagger niya. Pag first kill niya. Pero dito, Blazing Duet. Tepe sa Blaze niya. Atag na rin. Pero it's not enough. Napitas pa nga doon si Atlas. At hindi nakapitas lang siyang naisa dito sa Aura PH. Depend na nga rin, sabi dito sa KLDJ, pero dito gumugusto pa humahaba si Rezio kay Mop, tsaka kay Tero. Pero hindi na rin naman aabutan. Diba si Tero eh? Mahanihan na malikot. Malikot to si Tero. I think this is a next lord. Gusto ko yung ginagawa ng Team Gisap. Tama yung kapipick of nila, nai-stop yung possible or potential push ng Aura PH. Mm-hmm. Then nawawala si JP using the clod. And ang maganda lang din ginagawa ni Link dito, hindi siya agad na pick off lately. Ang ginagawa niya, yes. Yung focus niya dito, yung ano, yung buff niya. Minion wave. Saka yung minion wave, inaangat niya na pilit. Pero may score niya, ano, ni Dre Scofield, 12-1-10. Grabe. And, almost 50%. Nasa kanya ang kills dyan, most likely 49% dyan. Out of 25, and eto na, Creed
Tanggal ang Piraga Armor Pit, ang Lynx, kinumit na rin dito, hinatid sila. Pauwi, tumatrop ang Aura PH, ang full training sa gilid, sa Gedli. Ito si Esmeralda, nag-change muna siya ng iniisip dito, wala po na susugod, waiting for the right time para umisnatch ng isang kill ang Team Isap. Si Renjo nangunguna sa gulo, going in, waiting na rin na lang. Etong si Atlas, nasa kanyang susi. Nakapagkapanalo dito. Pagka nakadena niya isang maigi dito, nagamit din sa pagkatumalo. There you go, more will fall. Kami din siya kami kung Team Gisap. Penta din sa mukha, Tempest ang Blitz kinasa. Nakakawala si JP. Dapat pansinin nila si JP sa free kill. Free hit as well. Tumatakbo na si Dre habang yung iba. Nagre-regen parang nalang buhay. They want to end this one now. Pero napipigilan muna. Kino-hold time sa time. Etong Team Gisap, knock-up. And Atlas will fall. Ayun lang yung kita sa hindi dapat pero dito Monster King of Hardy Scorpion out of the back may saka double kill para may immortality pala pero eh he is down already pero dito Terua focusing siya na lang natitira pag-asa dito na Team Giza bonus pa kaya sneaker dito ni Kel BJ oh my gosh Prof B mukhang this is it pero buhay pa dito si Paring Wolf saglit lang siya i-burst down dito with a blazing duet they want to end this there you go na lang si Mark. Ganda na pin-